Hey guys, for this video mag-speed test comparison po tayo ng C25Y guys saka ng Vivo Y15a. Pares po sila na merong SRP na 7990. Ito guys yung C25Y, ito naman yung Vivo Y15a. Pares po sila guys na merong 4GB saka 64GB na version. Ito guys yung mga testingin na application natin sa kanya. Yun guys, tingnan natin kung alin ba yung mas mabilis sa kanila. Tingnan din natin yung full specs nila guys saka yung mga pinagkaiba nila sa physical design nila. Start natin guys sa kanilang settings. Tingnan natin kung alin ba yung mas worth it na kunin sa kanila. Yun guys, una nag-open na sa may Realme. Nauna ulit guys yung nasa Realme. Dito sa may Photos. Dito naman guys sa may Play Store. Yun guys, nauna ulit yung nasa C25Y. Dito naman guys sa may TikTok. Yun guys, nauna yung nasa may Vivo. Dito naman guys sa may Shopee. Yun guys, nauna ulit yung nasa C25Y. Sa may YouTube naman. Yun guys, nauna ulit yung nasa may Realme. Dito naman guys sa may Smartfit. Yun guys, nauna ulit yung nasa may Realme. Mukhang dito pa lang guys, obvious na kung sino yung mas maganda sa kanila. Dito naman guys sa may Subway Surfer. Dahil guys, kung titingnan din natin yung camera nila guys, is merong 50 megapixel yung nasa may Realme. Tsaka 13 megapixel lang guys yung nasa may Vivo. Dito pa lang guys, malaki na yung pinagkaiba nila. Kahit parehas po sila na merong 7990 na SRP. Yun guys, unang nag-open ulit yung nasa may Realme C25Y. Dito na guys sa ating last game sa may PUBG Mobile. Sa may front camera naman nila guys is merong parehas po sila na merong 8 megapixel. Tsaka sa kanilang battery guys is meron po silang 5000 mAh na battery. Sa pangkaiba nila guys is sa kanilang charger dahil merong 18 watts guys na charger yung nasa C25Y saka 10 watts lang guys yung nasa Vivo. Kaya para sa akin guys, napaka obvious na kung sino yung mas worth it na kunin dito. Syempre yung Realme C25Y. Yun guys, nag-open na yung nasa C25Y. Kitang kita natin naglo-loading pa rin yung nasa may Vivo Y15a. Kaya asa sa inyo na guys kung ano yung prepared nyo. Pero sa video na to, kitang kita natin na mas lamang po yung nasa C25Y. Laban dito sa may Y15a ni Vivo. Kahit pares po sila guys ng RAM, still mas worth it to. And kung papasinin nyo, mas para sa akin guys, mas premium itong C25Y kumpara dito sa may Y15A. Yan. Tsaka yung isa pa guys, ang malaking difference nila is nasa kanilang CPU. Dahil nakabagong CPU guys yung C25Y na Unisoc T610. Tsaka naka MediaTek P35 lang guys itong nasa Vivo. Actually yun lang yung mga processor ng mga lumang mga smartphone na guys kahit 2 years ago. Kaya I think hindi siya worth it guys sa halagang 7990 na SRP niya. Masyado siyang mahal para sa akin guys. Lalo guys kung ikukumpara natin siya sa ibang mga brand pa. Like ng mga nasa Redmi or nasa Poco or nasa Infinix or nasa Tecno. Pero sa video na to guys, syempre ito yung mas worth it na kunin compared dito. Dahil sa specs niya guys, saka sa performance niya, mas lamang talaga yung C25Y. And I hope guys, nakatulong yung video na to kung pinag-isipan nyo silang bilhin or mag-upgrade man kayo. At kung may request pa kayong video kayo na video na pag i-speed test comparison natin, comment nyo na lang po sa baba. Until next video guys, thank you for watching.